Yo mga idol, kamusta po kayo? Bakit ko sinabing unselfish ang kuponan ng Ginebra? Kaya sana matapos mo itong video para malaman mo ang mga ito. Ipapaalala ko din sa inyo kung paano ginawa ni Pringle na pinaluhod ito sa floor. Natatandaan nyo pa ba ito? Napanood nyo ba in actual? Balita ko nagsigawat ang mga tao dito. At di lang yan mga idol, nakita ko din yung dakdak ni Japet Aguilar na paanong gustong sirain ang ring at yung malupit na layup ni Justin Brownlee. Lahat yan pag-usapan natin dito. Kung totoong fan ka ng Ginebra, sana i-click mo na po ang subscribe at ang bell button para matulungan nyo po ako na paabutin nito ng 15,000 subscribers para mapalaki natin ang channel na ito. Bilang pagsuporta sa Barangay Ginebra, maaari mo bang i-like ang video na ito at i-share sa amin kung ano naging experience mo noon habang pinapanood ang laban nila. Huwag na natin patagalin ito. Tara! Sabi ko kanina, bakit ko sinabing ang Ginebra ay unselfish team? Sa laro mga idol, ito ang importante. Sa possession na ito, bola ng rain or shine. Pagka steal ni Brownlee, si Tenorio na kumuha ng bola. Ang tumatakbo dito, si Tenorio, si Brownlee at si Pringle. Pagdating sa perimeter shot, binigay niya kay Pringle kasi malabo mapasaan si Brownlee dito. Kahit alley-oop pass, malabo pa din. Dahil alerto si Nambata. Pagkabigay kay Pringle, kahit ako na surprise na drop pass pa niya kay Brownlee. Napaganda pa ang play. Kahit alam naman natin, kaya na niya i-layup yan. Ang dalawang ito na si Brownlee at Scotty, papakitaan tayo na hindi sila nagdadamutan pagdating sa bola. Ito yung isa. Naka-low post itong si Brownlee. Pagkakuha niya ng bola kay Tenorio, nakita niya agad si Scotty. Bubelo na magkat sa gitna. Kakabilib lang kay Scotty, kahit naka 2-3 zone ang depensa ng ROS. Pinasukan pa din niya. Pagkat ito, sabay pasa naman si Brownlee. Kaya ayun, naka-isa. Palagay ko sa play na ito mga idol, hindi basta susugod si Scotty kung tagilid siya dito. Hindi ko sure mga idol kung tumugma ang naisip ko sa naisip ni Thompson. Na kaya siya sumugod, alam niya susundan siya ni Nambata. Kaya ito nangyari. Hindi siya sinabayan ng sentro ng minor sign. Kasi tingnan nyo, naharangan na ni Nambata. Ito pang isa mga idol, pagkapasa sa kanya ni Brownlee, inantay niya talaga ang pagkat nito sa loob. Saka ang ganda ng pagka-layup ni Brownlee dito. Ito ang sinasabi ko mga idol, na parang sisirain ni Japet ang ring. Una, na kay Jeff Chan ang bola. Nakagawa sila ng play dito mga idol. Lumapit si Japet para mag-set ng screen. Pero sabay kalas agad ito at sinabayan naman ni Jeff Chan ang pagkalas ni Japet. Pagkatakbo nilang dalawa, naiwanan na sa pagtakbo si Torres na tumatawa kay Japet. Tapos sabay pinasa ni Chan kay Japet at sabi slam dunk. Sa forma ng opensa na ito, madalas ko napapansin sa Ginebra yan. Palagi ko din nakikita sa kanila na maraming nagugoyo sa play na yan katulad nito. Hawak ni Justin ang bola. Nagset na naman ng screen si Slaughter pero di pala totally mag-screen ito. Pagkakuha ni Brownlee ang atensyon ni Belga at ni Norwood, sabay linusutan niya ito sa gitna at sabay pasa sa 3-point line. May napansin din ako dito mga idol. Kung mapapansin nyo si Scotty, alam na din niya pala ang mangyayari. Pagkalusot ni Brownlee, tignan nyo si Thompson, simpleng tinuturo niya si Pringle na ibig sabihin ibigay kay Pringle ang bola. Dahil di nga sila selfish, alam na agad nila ang gagawin nila. Sa momentum na ito, naki-LA ang bola. Ganda sana ng pick and roll nilang dalawa ni Greg. Pero hindi may pasa ni Tenorio dahil siguro alanganin at alerto si Belga sa gagawin nila. Ang ginawa na lang ni Tenorio, pinasad niya kay Brownlee pero ang nangyari, dahil hindi kinaya ni Tenorio ibigay ang bola kay Greg, si Brownlee na lang ang nagtuloy. Napaganda pa, medyo malayo siya kay Alexander. Sa play na ito, makakapag-create sila ng 5 passes. Ito po yun mga idol. Sa pass break play, unang pinasa ni Pringle kay Brownlee, pero binalik agad sa kanya. Pagkatakin nito, dahil dalawa naka-abangar sa kanya, binigay naman niya kay Scotty. Pagkakuha naman ni Scotty, di rin niya kinaya ang depensa ng rain or shine. Kaya inilabas niya kay Tenorio, binalik naman niya kay Pringle. Itong isa come over sa kanya, at ito ang nangyari. Kicks it outside. Quick passing by Ginebra. Pringle drives.
Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana'y nag-enjoy po kayo sa mga ipinakita ng Ginebra sa atin na pagiging unselfish play pagdating sa court. Siguro mga idol, natuto din sila kung ano advice sa kanila ni Coach Team. Di naman sa pagyayabang or di mo ikakailan na magaling naman talaga si Coach Team ko. Bago po ako magpaalam, shoutout po natin sila Borondongis Mendoza, Rod Alovera, Noraline Plazos. At shoutout din sa lahat ng nanood dito. Maraming salamat po sa inyo. Sana paabuti natin ito ng 15,000 subscribers at patuloy po natin suportahan ang channel na ito. Ako po ulit si JPReyosa ang magpapaalala sa inyo palagi na mag-ingat po tayo and God bless. Bye-bye!